Hello, good morning. Today is March 13, Saturday. Welcome back to my channel. So, may papakita naman ako sa inyo ngayon. Ito, mayroon papagawa sa atin. Hindi ko alam ang problema. Hindi ko pa na-check. So, ito ay... Yan. Ang model niya ay Bibid Space B12W-R. Ito ay Neo. Neo yung kanyang brand. So, i-check ko siya kung anong problema. So, nalimutan ko na kung anong sinabi ng may-ari. Sasabi, check daw. Check natin kung anong problema nito. Habang kine-check natin, paki-subscribe naman po sa aking channel. Kung bago pa lang kayo sa aking channel na ito, hindi na rin pong kalimutan, i-click ang bell para updated kayo sa aking video na yung mga ina-upload. So marami na tayong ina-upload na video. Visitahin nyo lang po ang Workshop Picks YouTube channel para makita nyo yung aking mga ina-upload na tutorial para sa mga beginner. Kahit papano ay may matutunan kayo. So yan, power natin. So wala siyang signal ng light. May signal ng light. Ayun, meron naman pala. Ito. So, may light siya. May signal siya ng light. So, check ko siya kung bakit siya dinala sa akin. Bakit papagawa. Power. Nag-on. O naman siya. Ayan. So, pinunasan siya ng basa. Kaya yan, may ganyan, white. Ganyan. Dapat di pinapunasan ng alcohol o kaya ng tubig. Kaya kung kaya yung mga laptop, huwag yung pupunasan ng basa. Tama ng tuyo. Huwag lang basa. Check natin kung anong problema niya. Siguro sa program, ganun. So, antayin lang natin. May nakasulat siya. Sabi, what God has for you is for you. Trusting His timing, trust His plan. Pa, sa kabila, mayroon pa. Professional is not a label. You give you a, ano ba to? Yourself. It's the, ano to? Description. You hope on others will apply to you. Wow. Ayos. So, ayan ang tagal. Siguro, ang problema niya ay sa program. Ganito lang. Kaya siguro, ito. So, hindi naman siya natunog. Baka sa keyboard. So, antay natin. Check natin kung ano problema niya. Kung i-re-reformat ba siya or may problema ang hard disk. So, tayin ko lang siya. So, ayaw niya magbukas. Baka may problema yung OS. Patayin muna natin. Press power. Hold power hanggang sa mamatay. Yan, namatay. Tapos, try natin magsaksak ng USB. Ito, Windows. Ayan. Power on natin, tapos F2 o delete. Kung alin ang papasok, F2 delete. F2 or delete. Hit, yan. Pumasok sa ano. So, check natin ang kanyang. So, detected naman 500 gig. So, hindi nagana ang keyboard. Ayan. Ganto natin. Yan. Ano makita? So, hindi na gano yung kanya. Ano dapat ito ay tatakupunta doon? Hindi na masyadong kita. Hindi na gano ang keyboard. So, paano ko siya ano yun? Hindi na gano. So, gamit tayo ng external keyboard. Ayan. USB type. Makahang siya eh. So, possible. Yung problema niya ay keyboard. So yan, hindi nagana ang keyboard. Plug natin yung
dito. Cut natin yung ating external cable. Ayan. So, oh, nagana. Aha. Mukhang hindi nagana. So, nakahang siya. Bakit siya nakahang? So, yan yung susolusyonan natin. Oh, gumana. Gumana ba dito? So, hindi nagana sa keyboard. So, pag nilipat natin, okay. Gumagana. Detected na pala siya. So, yan. Itapit natin para makita nyo. Zoom natin. So, yan. May problema kanyang keyboard. Kaya ano, first boot natin ay ayan, bukan natin siyang open natin ang try natin to, boot tayo sa USB Neo. Natin boot. Hindi pa, hindi ata pumasok. So, wait lang natin. Kung ano mangyayari, kung mare-reformat. Mare, kay problema nito, program lang eh. Mga ganitong issue. Subukan natin antayin. Ganito, dapat hindi siya naka Windows 8 or Windows 10 kasi Windows XP lang supported nito eh. Ah, Windows 7 yan. Namang madela to eh. Check natin kung ayan. Next. Gawin natin ang next. Sinstall. Try nga natin repair. Nare-repair. Subok lang. So, grounded siya. Grounded yung ano, keyboard. Nag-blink siya. Grounded yun. May sira na kasi yung keyboard. Hindi siya gumagana. Ito, so grounded yan, possible kasi kaya ayaw minsan mag-boot ng maayos. Kaya pag ganyan, palitan ng keyboard or disable ng keyboard ng ano, external. Ayaw talaga kumana nito, so external keyboard tayo. Yan lang. Dito tayo. Via mouse. Okay, advance startup repair nya, subok kung kaya. Okay, ayan natin. Ayan, diagnosing your PC. Tayo lang natin matapos, medyo matagal siya. Medyo matagal lang siya, so hintay lang, matapos din yan. Kunting tiis, mabagal kasi yung PC, hindi naman siya ganun kabilis. Netbook lang ito eh. Repairing Dixero. So may problema yung kanyang hard disk, so hintayin lang natin yan.
bukas na siya. Password lang. Windows update, important updates. So, tawagan ko lang may-ari. Tawagan ko lang may-ari para sa password niya kasi may password siya.